Nakahanap na ng lunas sa lumalaganap na virus sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat sa doktor na nagngangalang Becca de Guzman. Siya ang nakadiskubre ng antidote na makakapuksa sa nakamamatay na virus. Pinapayuhang lahat ng makakaramdam ng sintomas ng nasabing sakit ay magtungo sa pinakamalapit na ospital sa inyo. Libre ang magiging gamutan, kaya wala kayong dapat ikabahala. Sasagutin ito ng ating gobyerno at isang pribadong organisasyong hindi na nagpakilala. Sa kabila ng magandang balita, dumadami ang mga missing persons na inire-report sa bawat pulisya sa lungsod ng Maynila. Kung bakit at kung paano ay kasalukuyan pa rin inaalam ng mga otoridad. Ipinag-uutos ng mayor ng Maynila na iwasan mo nang lumabas sa inyong mga tahanan hanggat hindi paligtas sa lansangan. Manatiling nakatutok para sa mga nagbabagang balita. Paul Bringuela, Magpancit News. Kagaya ng inaasahan, ganun nga ang ginawa ni Baron. Alam naming siya ang rason sa pagkawala ng mga tao sa Maynila. Hindi na natapos ang kaguluhan dito. Anong silbi namin? Pinakalat na namin sa buong lungsod ang lahat ng mga filios, 24 oras pa. Pero paanong nakakapustit pa sila? At nakakakuha pa sila ng mga tao? Panigurado ay gagawin nila iyong mga kagaya nila. Hindi maaari yun. Gustuhin ko mang tumulong sa mga kasama kong magdamag na nagbabantay sa Maynila ay hindi ko magawa. 2 araw na akong nasa ospital. Totoo ngang may kung ano doon sa punyal ang daranaw. Isa daw yun sa kapangyarihan noon. Hindi man ito ang pinakamalakas pagdating sa labanan. Ito naman daw ang isa sa pinakamapanganib. Dahil nagtataglay ito ng matinding pinaghalong itim na kapangyarihan at laso na sa isang daplis lang, mapatao man, hayop, aswang o anumang nilalang ay paniguradong mamamatay anumang sandali. Nagtataka nga ako. Kung totoo man yun, bakit humihinga pa ako hanggang ngayon? Sobrang sakit lang talaga. Pero palagay ko, mas masakit pa rin talaga yung laso ng mga kalis. Ewan, basta ganun. Becca, hindi naman sa gusto kong mamatay si Leo. Pero paano siyang nabuhay pa sa sugat na natabo niya mula sa punyal ng daranaw? Uy, boss, nandito ako sa gitna niyo oh. Naririnig ko yung pinag-uusapan niyo. Para talagang gusto mo kong patayin ah. Sige ka, walang tutulong sa'yo. Uugod-ugod ka pa naman. Ay sus, kahit magtulong-tulong pa kayong lahat. Pero seryoso Becca, nabanggit sa akin ni Pinuno na kahit daplis lang ang mata mo ng kahit na sino o kahit ano sa punyal na yan ay tsak na ang kamatayan. Paanong nabuhay pa si Leo? Miski ako Pinunong Lucas, nagugulat at hindi makapaniwala. Paanong nakayanan ng isang tao ang mabuhay matapos makatanggap ng atake mula sa punyal na yun? Maaring malabanan niya ang lason dahil siguro naging immune na ang kanyang katawan sa dami ng lason na natamo niya dati. Pero yung itim na kapangyarihan, paano yun? Paano niya nalabanan sa katawan niya yun? Imposible. Base sa results kanina at sa pagsusuri ko mismo, ay malapit na mawala ang lason sa katawan niya. At yung itim na kapangyarihan ay unti-unti nang nangihina. Hindi ako sigurado. Pero pakiramdam ko dahil yun sa Agilus. Kung hindi nyo lang alam, madalas sa gabi nakakausap ko ang sandata ko. Nararamdaman ko nasa loob ko ang kapangyarihan niya. Iisa kami. Marahil ay nilalabanan ng Agilus
ang itim na kapangyarihan sa loob ng katawan ko. Bukod kasi sa opensa, nararamdaman ko pinoprotektahan din ako nito. Hindi nakapagsalita si Boss at si Dr. Rebecca. Napatulala sila sa akin na parang manghamangha sila. Hoy, Boss, Doktora, may ano ba sa mukha ko? Nakakausap mong Agilus? Paano? Anong sinasabi niya? Lalaki ba siya o babae? Paano kayo nag-uusap? Anong pinag-uusapan? Anong pinag-uusapan niyo? Grabe. Totoo ngang alamat na kinukwento sa akin ng tatay ko na may buhay ang mga malalakas na sandata, pati na yung Daranao. Hindi ako makapaniwala. Isa-isa lang ang tanong. Masyado naman kayong interesado. Wala lang yun. Palagay ko, hindi ko din pwedeng sabihin sa inyo yung pinag-uusapan namin. Mahirap na at baka magtampo siya sa akin. Ilang beses nila akong pinilit para magkwento tungkol nga sa Agilus tsaka sa mga pinag-uusapan namin. Pero minabuti ko na lang na itikom ang bibig ko sa mga pinag-uusapan namin ng Agilus. Tinulugan ko na lang sila. Gawa nga ng kumikrot na namang muli ang mga sugat ko. Hindi biro ang nakaharap mo, Leo. Hindi basta-basta ang punyal ng Daranao. Teka, Agilus? Ikaw ba yan? Bakit? May iba ka pa bang inaasahan? Sino pa ba ang poprotekta sa'yo bukod sa akin? Ibig sabihin, tama nga yung nasa isip ko. Sabi ko na, ikaw ang lumalaban sa itim na kapangyarihan sa loob ng katawan ko. Kailangan kong gawin yun, Leo. Salamat ha. Tsaka pasensya na rin. Dahil hindi ako naging maingat. Hindi mo kasalanan yun. Malakas ang nagmamay-ari sa punyal na yun. Huwag mong hahayaang makuha niya ang kapangyarihan ng kanyang kakambal. Alam mo rin, pati yun? Marami ka pang hindi alam, Leo. Isa pa, kung mahalaga sa'yo ang babaeng yun, kailangan mo siyang protektahan. Bukod sa mahihirapan tayong labanan ng may-ari ng punyal, mamamatay ang babae kapag nakuha sa kanya ang kapangyarihan niya. Mamamatay si Doktora kung makuha sa kanya ang kapangyarihan niya ni Baron? Hindi pwede. Agilus, kailangan natin magtagumpay. Alam kong mahihirapan tayo. Kailangan ko ng tulong mo. Nakakabahala ang kalaban natin ngayon sa totoo lang. Alam mo naman ang sasabihin ko. Ako ay ikaw. Ikaw ay ako. Lahat ng kapangyarihan ko ay ipinagkatiwala ko na sa'yo. Nasa sa'yo na lang kung paano mo ito gagamitin. Maraming salamat, Agilus. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Huling paalala, Leo. Kung sakaling matalo tayo sa mangkukulam at sa punyal ng Daranao, tuluyan akong masisira at mawawala sa mundo. Ano? Hindi ko maintindihan. Kung maglalaban ang mga malalakas na sandata, ang matatalo doon ay masisira at mawawala sa mundo. Matapos nun, magkakaroon na naman ng bagong papalit sa pwesto ng natalo. Kung saan, kung anong klaseng sandata, kung anong uri o kapangyarihan at kung sino ang magmamay-ari ay walang nakakaalam. Dito nakataya ang buhay ko, buhay mo, at buhay ng nakararami na nakatira dito sa lungsod na ito. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Hindi tayo matatalo, Agilus. Agilus.
Maaga akong nagising. Ibang-iba ang pakiramdam ko. Hindi pa tuloy ang naghihilom ang sugat ko. Pero wala na akong kirot na nadarama. Wala na ang lason, pati na ang itim na kapangyarihan ng daranaw sa katawan ko. Ang agilus na ang trumabaho doon, panigurado. Oh, Leo, bakit ka bumangon? Hoy, bumalik ka nga dito. Saan ka pupunta? Doktora, ayos na ako. Wala na ang itim na kapangyarihan sa katawan ko. At saka, sabi mo, konti na lang naman yung lason ko, diba? Paanong... oo nga pala. Dahil sa agilus? Pero may sugat ka pa, Leo. Doktora, kung sugat lang to, walang wala to. Huwag kang mag-alala. Sandali. Doktora, bago ako umalis, bakit hindi mo sinabi sa amin? Na ano, Leo? Na kung sakaling matuloy ang ritual na pagkuha ni Baron ng kapangyarihan mo, mamamatay ka. Paano mo nalaman yun? Hindi naman importante yun, Leo. Isa pa, hindi naman mangyayari yun. Base sa tradisyon naming mga taranaw, kung mangyari man yun, ay dapat bukal sa akin ang pagsasali ng kapangyarihan. Huwag kang mag-alala, Doktora. Gagawin ko ang lahat namin para protektahan ka, para hindi na makapagkalat ng kasamaan si Baron. Iniwan ko si Doktora sa kwarto ko sa ospital namin. Dinala ko ang sasakyan ko at lumibot sa buong Maynila. Kailangan kong tumulong magbantay sa buong lungsod. Kahit wala na ang pangamba sa sakit na kumakalat kailan lang, pinalitan naman ito ng pangamba ng mga pagkawala ng mga tao. Bibihira ang nagtatakang lumabas sa paligid. Baka na ito ni Baron, panigurado. Hayop siya. Base sa huling report na naitala sa pulisya, aabot na sa 200-300 ang mga nawawala. Bata, matanda, babae o lalaki, walang pinipili si Baron. Paanong nakakapuslit pa sila kung halos buong pwersa na ng Filios ang pinapakalat namin sa Maynila? Lahat sila, pati na sina Boss, Ami, Diana, Andrew at Gustavo, tsaka si Brandon, ay hindi na nagpapahinga, kakalibot lang sa lungsod. Hindi na pwedeng dumami pa ang mga biktima. Bukod sa ayaw namin silang labanan, dahil nga mga tao sila ng Maynila. Napakalalakas talaga nila. Iba ang mga aswang na sinalinan ng itim na kapangyarihan. Hindi sila pwedeng dumami. Dahil tsak, kahit napakadami ng bilang ng mga Filios, tsak na mahihirapan pa rin kami. Maghapon ako naglibot sa kamaynilaan. Gayun din ang buong Filios, pero ni isang kakaibang kaganapan, wala kaming namatsyagan o napansin. Alas 6 na ng gabi, nakatanggap ako ng tawag mula kay Gustavo. Leo, kasama mo ba si Dr. Becca? Ha? Bakit? Hindi, iniwan ko siya sa ospital kaninang umaga. Nakalabas ka na pala. Pero hindi na importante yun. Masama to, Leo. Wala doon siya sa ospital. Ano naman kung wala? Baka nasa laboratorio niya. Wala rin siya doon, Leo. Hindi aalis ng ospital si Doktora. Sabi ni Boss, baka... Hindi. Hindi gagawin ni Doktora yun. Hindi niya ibibigay ang kapangyarihan niya. Maliban na lang kung kinuha siya ni... Leo, magpunta ka sa pier. Kakatawag lang nila Brandon. Nandun daw si Baron at yung mga aswang niya. Biyag nila si Doktora. Madali kong naisip yung kapangyarihan ni Baron. Meron nga pala siyang kapangyarihan na kagaya ng kay Calypso. Hindi ako sigurado, pero maaaring yun nga ang ginamit niya para makakuha ng mga tao
at kung paano niya nakuha si doktor sa ospital namin. Napakatanga ko. Bakit hindi ko naisip yun? Saktong malapit ako sa pier, kaya madali ako nagpunta dito. Nagtago muna ako dahil napakarami nila at hawak nga nila si doktora. Baka kung anong gawin nila sa kanya. Wala pa rin ang mga filios. Ang tagal nila. Napakarami ng bilang ng mga aswang. Ang tatansyahin ko, 300 hanggang sa 400 ito. Hayop ka, Baron. Anong ginawa mo sa mga inosenteng taong to? Lahat sila ay dumoble na ang mga katawan at mukhang sinalina na ng itim na kapangyarihan. Nandoon sila sa isang malaking barko. Anong ginagawa nila roon? Maya-maya, nakaramdam ako ng malakas na presensya. Itim na kapangyarihan na nadama ko mula kay Baron. At ang isa ay kapangyarihan na tama, kay doktora yun. Bakit sila naglalabas ng ganoong kalakas sa kapangyarihan? Huwag mo sabihin, hindi maaari. Agad kong nilabas ang agilus. Kailangan kong pigilan kung ano man ang ginagawa nila. Maraming aswang ang humarang sa akin bago ako tuluyang makatungtong sa napakalaking barkong yun. Ginawa ko ang lahat, makaiwas at makailag lang sa mga atake nila. Hindi na ako gumante kahit pa ilang mga malulubang sugat ang natamo ko mula sa kanila. Sayang lang ang oras. Hirap man at mukhang imposible, nakatungtong ako sa roof deck ng barko. At nadatnan ko si Baron, ilang mga aswang at si Doktora. Nakatali si Doktora, walang malay. At lumalabas mula sa katawan niya ang itim at puting kapangyarihan. Garun din si Baron. Anong ginagawa mo, Baron? Aba, buhay ka pa, tagapagmay-ari ng Agilus. Imposible. Dapat ngayon ay bangkay ka na. O di kaya aswang na rin. Pero dahil nandito ka na, saksihan mo ang pagiging isa namin ng pinakamamahal kong kapatid. Hindi mangyari ang ritual hanggat hindi bukal ang kalooban ni Doktora dito. Hindi mangyayari yan. Huwag mo rin akong minamaliit, Baron. Hindi ikaw ang tatalo sa akin. Pakawalan mo si Doktora at sumuko ka na. Hindi kayo magtatagumpay. At sinong nagsabing hindi maaari yun? Haha, manood ka. At uubusin ko kayong lahat dito sa Maynila. At isusunod ko ang grupo ng hukom.